Ayan po mga kabayan, dito po tayo sa gitna ng gubat. Dito po tayo agad ng penny bun. Laki. Inspired by K-pop. K-pop punta pa lang doon. Magandang araw po mga kabayan. Welcome po sa Pinilangan ng may-ari hair. K na K with big K. Karapata. Yan. Sino mag-aakala mo dito? Pwede nga. Pupunta sa gubat at magtutungkam ng mga kapatid. Magandang araw po sa Pinilangan. Welcome po at magandang araw po mula po sa Pinilangan Lumbay. Nawawalan po sa sarili ko. Sana na po ay safe po kayo kung nasaan po kayo na doon. At na white movie kayo kung naglalakwatsa lang kayo. Samahan niyo po ako at magtutungkam po tayo ng mga kabuti ngayon. Wala lang. Ayan, kakain po muna siyempre tayo. Ayan po tayo sa labas pa minsan-minsan. Lilibre ko naman po mga taga-relaxing po yun. Baka sabihin nyo, puro ako na lang nililinti. Yan. Dito po sa buffet kami ngayon. Sushi buffet. Pero kinuha ko po muna itong mga dinisarin ng kanya. Ayan po mga kabayan. Dito po tayo sa gitna ng gubat. Dito po tayo agad ng penny bun. Laki. May nakakita din po ang mga mark ng slices. May nanguwa din po rito. Banda ka ng katawan. June. Laki. Yan po, laki. Pwede pa. Laki po, no? Palinis na lang po sa bahay. Saan natin yung isilyo. Yun po sa nagsasabi na dapat kuya, putulin mo na lang, huwag mong bunutin. Kahit po bunutin yan dahil nakakalat na po yung mycelium sa ground po niyan. Kasi pag pinutol mo, sayang yung tangkay. Yun din sa isa sa pinakamasarap na parte ng mushroom. Karami, laka naman itong kabuti ito. Ang bigat din. Magigyata ka lahat yung kilo ito. Yung po. Bigat. Yan. Ito po, no? Aliwa. Tara na po. Yan, nakita na naman po tayong penny bun. Ayan po, close up po natin. Ang ganda. Simple natin. Tatayo po ako dahil para hindi naman mahirapan yung mga taga-relax ng pila na pagkuha ng video ko. Nararamdaman ko naman nila na hindi naman nila masyado na enjoy pang uwan ng kabuti. Pero pag luto na nila, enjoy na enjoy nila. Aliwa, ganda, dalawa. Yellow and white variety. Diyan. Orange birch bullet, okay po. Kasi medyo yang pa. Na natin. Yan, medyo okay pa. Pagpating-puti po guys dyan. Yun, ganda, wala po uod. Okay ba? Ano po? Ayan. Back sa get up po natin. Sa social liwa. Medyo nahawi na po yung buho ko. Ganda po nito. No? Orange birch bullet. Oh, ganda.
pong mga puti po na yan, kinakain po yan ng, ito talagang perfect orange, beautiful talaga pong orange. At firm na firm, ganda. Ganda po, di ba? Imagine. Walang katapusan pagtubo ng mushroom. Panahon taglagas. Tara na po. Warm. Ayan. Ganda nitong mga orange birch bullet dito talaga. Ito muna. Talagang orange na orange po. Kinakain na ng slugs. Mga slugs. Yun po yung suso na walang shell. Ganda po. Firm na firm. Paisa. Ganda. Mag-i-start pa lang po talaga ang autumn. Kaya mas parami pong tutubong kabuti. Ganda po, no? Old. Ang tahimik ko po ano, kasi sa lugar po nito, marami po naglalakad. Naririnig niyo rin po yung mga sasakyan. Kasi pag nag-inay ako, yung hagigig kong parang nag-i-start na sasakyan. Yan, ganyan. Maririnig ng mga tao. Ang tahimik lang. Tumik. Yun, sana. Mga film at yan. Handa po, no? Tsaka pa tayo na naman ngayon.
Yan, ganda. Orange na orange. I saw it. Wag na. Ayan po, tatlo. Tatlong piraso. Kaya lang yun old ito, hindi. Kuhain natin yung yang lang. Ay sa yun. May uod po. Pero doon. Meron. Ayan, naghahabol na ako ng hininga ko. Pipis na itong tiyan ko. Ganda po dito. Ito kinakain po ito ng ring dito. Ganda po ano. Yung yang po dito ito, niluluto rin po. Hindi ko lang po alam pangalan po niyan eh. Sa mga nagpo-forage po ng mga wild vegetables at edible something. Ganda. Perfect shape, orange birch bullet yang. Ito naman po isang klase ng birch bullet na hindi naman po siya masyadong orange. Pakita ko po sa inyo yung difference. Ito po yung orange. Oo, diba? Pero ano po yan, nasa isang pamilya rin. Mayroon isa na gustong pumuti at isa walang pag-asang pumuti, kumbaga sa pamilya. Desperadong pumuti at hindi, joke lang. Ano po, ano? Ayan. Wala ito, isa ito yan. Kapag nasa ganyan pong mga moss, medyo mahaba po yung tangkay ito. Ito po yung slago. Yung suso na walang shade. Pero wag pong papatayin dyan. Hindi mo na magsasalita. Pipis na pipis yung tiyan ko. Baka mag-collapse ako dito. Ganda po diba? Bihira lang yung po makahanap ng ano, malaking orange birch bullet na tulad nito na maganda. Yan po. Makabis pat ng uod. Okay lang. Tingnan ko lang po sa bahay, pero super yang po itong stem. Ayan.
Laki. Ako po si Benson. Ako po isang mushroom whisperer. Kahit nasan sulok ang kabuti. Napapapansin. Hindi ka tulad ng matches mo sa talagang lagi naka-whisper. Nakabulong. Hindi po yung whisper na ibig sabihin ko isa. Ibang whisper po yun. Nakabulong. Yan. Ayan. Ah. Tanda. Ang dami pong birch bullet. Ang ganda. Saka yung shape ito. Ang ganda po. Ano? Yun. Wala ko. Saka po yung pati yung tangkay. Pagpalambot po kasi yung tangkay, may uod. Yan, ang cute. Ito po yung first class. Lalim. Oh, ganda. Hindi ba, ganda. Perfect shape. Yan po sinasabi ko sa inyo, oxidation. Madaling mangitim. Ganda po ano? Ayan, kahit tagong-tago na. Ganda po itong bulaklak ano? Oo. Oh. Diba? Parang nakakalusot. Diba? Lalim. Lalim ah. Ah! Mayroong ano? May slug. Badulas. Ganda. Ito po talaga yung magandang orange birch bullet. Ganda to ano? Ganda oh. Parang tinapay na. Ganda ang pagkakaalas ah. Ayan po mga kabayan. Mabigat din. Siguro mga 4 or 5 kilos po. Okay na po ito. Medyo nagdidilim. Ah, diba? Medyo na aga-aga po tayo na pagpunta dito. Mas marami tayong nakuha. Kita nyo naman. Ayan buhok ko. Yung pilo ako hindi nagulo. Diba, ang ganda po. Ay, naka. Ito po yung paborito ko, ito. Ito po yung napakasarap sa noodles. Noodle soup, tsaka ito. Ito talaga orange birch, bullet na orange na orange. Tulad po nito, binira lang din po ito. Tara na po. Ayan, dito na po tayo sa bahay. Ito po yung nakuha natin. Ano po? 5.35 at 36 kilogram. Diba? Ang dami rin. Kung medyo na maagal akong nakalabas sa trabaho, di mas marami po tayong makukuha. Para kita ko po sa inyo, ano? Yung mga dinry kong mushroom. Ayan. Lalagay ko po ito sa oven. Kasi nagkaroon po ng moisture sa labas, medyo lumamig, pinatay ko po. So ilalagay ko po sa oven para mas madry pa ng maayos. Madira. Yan po itsura. Ito po yung dehydrator. Ito po na itsura, no? Ito yung mushroom. Ito po yung ginawa natin kahapon, yung chanterelle, chipolipore, penny bun. Ito. Sandali.
meron akong nahihalo. Okay lang. Yung fuse polypore. Natay ko po kasi kanina nung pumasok po ako. Ayoko po kasi mag-iiwan ng ano ng mga nakasaksakan. Diba? Baka po ano mangyari eh. Nakapagpatuloy mga kabuti eh. Baka naman yung buhok bahay natupok na pag... Ganda po ang dami. O diba? Sa pagdating ng Tagnieri eh, dadami na naman ang populasyon. Ay hindi, saan na ba tayo? Hindi, nadami na naman po ulam ko. Ano lang po yan. Iano ko lang po sa oven. Sasalang po natin. Pero spread out ko po yan ng maayos. Para mas matuyo. Ang ganda po nito, ano naman? Itong dehydrator na nabili ko po. Kasi pa talaga ang gusto ko malinis na malinis kapag nilagay din sa oven. Talagang maayos po yung pagkakadry. Ano lang po ah, 50 to 70 degrees Celsius, huwag po 100. Maluluto po yan. Maano, magiging powder, hindi po masarap. Ayan. Hindi na gulong buhok ko. Dalawang tray na ako. Ayan. O, diba? Yung ano, ito po yung chipotle po, oh. Kapag medyo na-dry, nag-yellow. Mahal din po ng mga mason, lalo na po itong si Polypore, pwede mo sa Accentril pag dry. Makina po ninyo, no? Kunin lang po dito sa gulat, ayan. Lago po ito sa oven para mas okay po pag nilagay po natin sa vacuum seal o kaya plastic bag. Hindi na po siya lalambot. At susunod na po natin paglilinis po ng ating nakuha ko at da-dry ko po ulit. Yan, umpisa na po natin maglinis. Umpisa po muna itong mga orange birch bullet. Pag naglilinis po ako ganyan, dapat po talaga may plastic bag. Tapos yung mga pinaglinisan, talaga ko po sa garden. Magandang compost din po ito. Tatabunan ko pong ng lupa. Kasi yung mga uod, gustong gusto po ito. Yun, ang ganda. Ito po, pag na-dry, dark color, medyo dark gray, na medyo brown. Pero yung penny bun, para po siyang karne ng baboy. Pag pinatuyo. Siya na po sa akin ngayon, yung range hood bukas na naman po. Nagpapakalo po ako ng soup. Saka nakalagay po sa oven po yung dry mushroom para maayos po yung pagkaka-dry. Nandito po kasi mga taga-relax. Siyempre, pasama po sa gubat. Ganun po, pag may inaalila kayo, bigyan nyo naman kung swelo din po. Hindi, nakasuyo po, siyempre. Sila yung may mga magandang sasakyan na pwedeng panggubat. Kaya sila na. Hindi naman po ko laging ano, palibre sa kanila. Nagpaparamdam lang naman po ako. Noong kanina, nilibre ko sila. Naku, huwag niyo po ito, nakamagtaan po ako. 17.50 po yun. 17.50 ang buffet. Tapos lima po kami. Pentay niyo po. Hindi naman po.
Hindi naman po ako mangyak-ngyak kanina. Nung umuwi na lang sa akin, naiyak. Napasubo yata sa paglilibre sa kanila. Hindi. Lagi po nila ako nililibre. Tignan nyo nga po yung... Ano kami uod to? Ang dami. Ito. Nangyari po yung... Yung ano? Yung sopa sa outdoor. Ano po yun? Weatherproof. Napakamulan. Umaraw. Dumami mga chismosa. Mabarang gayan. Ano pa rin po. May nagtatanong po, Kuya, bakit galit na galit, galit ka sa chismosa? Eh, ikaw ba natutuwa sa kanila? Ano pa ba yun? Hindi ko po siya binibili din ng pansin. Inaasinan ko lang po siya. Ito po isang klase ng orange birch bully, pakita po sa inyo. Yung medyo dark brown. Hindi po siya masyadong nangingitim. Ito, yung pinaka-orange, talagang mabilis po siya ng mangingitim. Parang gabi. Satisfying po kapag ganyan, ano? Malinis, saka firm. Walang uod. At pag nag-ulan po ngayon, takas malamig. Naku. Sagana-sagana lang po tayo sa gubat. Sagana-sagana lang po tayo sa kubuti. Ito po kasi gusto ng mga mushroom dito po sa Finland eh. Sa nagtatanong po kung pwede daw po itong yun sa Pilipinas, hindi po. Malaki po gagastos. Kailangan nyo ng pondo. Kailangan nyo ng mga investors. Kasi, kailangan po nito ng malamig na panahon. Malamig na lugar. Itong orange birch bullet, saka penny bun. Meron na pong gumawa sa YouTube. Nagpa tubo. Pero sabi niya eh, not the best as in the forests. Kasi syempre, yung pangangailangan ng natural na ecosystem o flow ng nature sa kagubatan, yun po yung kailangan ng kabuti. Hindi yung flow ng hininga ninyo. Pupunta agad kayo sa kapitbahay, hindi pa kayo nagmumumog. At hindi kayo pinapatulog na basahan yung etrida. At nakabuyang-yang na yung kalembang sa lalamunan nyo sa kanila. Saan saan napupunta yung ano natin? Ano? Yan siya na po. Iinit ito eh. Baka dito parang may hindi itong tangkay wala. Dali. Ito wala. Po sabi, Kuya, bakit yung iba yung sa Italy? Nakikita ko sa mga tindahan kasi mahal po talaga po ito sa Italia. Sabi nila, may mga mark ng uod, Kuya. Sabi nilang ganun. Saka, mahal, sobrang mahal daw po nung ano, nung uod. Kasi, yung mga fresh, sobrang mahal daw po. Yung nga po sinasabi ko sa inyo kasi may selected place lang po talaga sa Italia na pagkukuha po ng mga bullet penny bun. Hindi po katulad dito sa Finland, buong bansa po tumutubo. Dumarami ang paligid-ligid at susulyap-sulyap sa bintana. Kunyari, walang alam sa buhay ng may buhay.
kunyari tahimik sa bahay, pero yung leeg parang pagong humahaba. Saan na ba tayo? Hindi, hindi ka, sa kabati pala tayo. Hindi ka tulad dito sa Finland, buong bansa, tumutubo po ito. Itong birch bullet, saka po itong Pennyman o Conde Porcini. Parang awan yun, ha? Magaling muna kayo sa kwento-kwento ngayon. Kahit mukha po ako dito ang tanga nagsasalitang Marisa. Kasi iniisip ko, papakaramdam ko, kachismisan ko kayo, di ba? Nakikinig kayo. Kahit na ako nakonwarihan lang. Halika. Pero maraming salamat po sa mga nag-document na nare-relax po kayo. Buti naman. Ewan mo kung ma-relax kayo sa nakita niyo sa buko. Hindi po ni-relax po yan. Hindi po ginamitan ng gamot na relax. Nag-experiment po ako sa buko. Hindi ko alam pinag-uuto ako ito ng mga taga-relaxing pinitan. Sabi ng isa, gayahin mo yung mga buko ng ano? Ng mga Koreano bagay siya kasi ano ka naman eh. Okay naman sa kurba ng pagmumukha mo. Sabi lang. Parang pinipilit ko naman ginagaya. Siyempre, may mga komento para hindi natutuwa. Alam ko, pakialam kung ano mo kuya mo yung tungo dyan. Diba? Huwag ka na masyadong trying hard. Paggawa eh. Ayos mo sarili mo. At least ako masaya. Sa pinagagawa ko, ikaw puro negatibo ang nakapaligid sa pamumuhay. Kaya wala kang kaibigan. Nakamasaya na tayo, di ba? Experiment natin yung sarili natin. Sabi nga nila, okay lang naman ma-inspire ka o gaya-gayahin mo yung mga tao na puni uso, di ba? Hindi mo kailangan makapagkompetensya. Hindi mo kailangan ng approval sa ibang tao kung ano ang sa tingin mo sa sarili mo, maganda sa paningin mo. Kahit nasa iba talaga nakakatawa eh, hindi mo mapagilan tuma. Okay, ano ngayon? Basta natutuwa ako sa pinagagawa ko sa sarili ko. Kasi ang pinapasaya ko po, muna ito po ah, unang tip. Pasayahin po muna ninyo yung sarili po ninyo. Kasi pag masaya yung sarili ninyo, marami kayong pera, hindi? Pag masaya po yung sarili po ninyo, magre-reflect po yun eh. Sa itsura po ninyo, kung gaano kayo kasaya sa mga pinagagawa sa pamumuhay ninyo, di ba? Hindi niyo po kailangan pag-kompetensya o maingit sa ibang tao. Okay lang po, may positive po na ingit eh. May positive na ingit. Di ba sabi? Yung sinasabi natin ako, minasabihin po natin sa kaibigan natin, ano mo? Alam mo, Benzo, nagpapagwapo mo talaga. Ganun dapat. Talagang kaya mong dali ng sarili mo. Sana ganyan din. Ganun gusto kong mga marinig. Hindi ba yung ganun tayo? Makibigan mo, hanga ako sa'yo. Kahit na may problema, kaya mong dali ng sarili mo. Kasi tayo rin po ang magso-solve. Ganda naman ako ng ating kabuti. Bihira lang niya may uod. Naku, nag-research po pala ako ng mga presyo po ng Penny Bank. Meron po sa... Ito hindi po ito promotion na ayaw nga sabihin. Hindi naman ako binibigyan ng ano. Kahit ang swerte-swerte na, libre po mga motion na lang. Porkit malaking kumpanya na yan, mayroon masili eh. Gagong malaki pa rin. Nakita ko po sa isang online shopping na presyo po ng penny ban. Imagine po ninyo, 100 to 250 grams po. 800 to 1,000 pesos, dry po yun. Kaya, ako po yung mag-iisip kung paano ko po ibebenta yung mga pinadala ko po sa Pilipinas. Dahil yun po, nakita niyo naman 100% na penny ban at hindi kayo maluloko kasi meron pong mga review
binase pa rin, babasa po ko ng mga review, chismoso ko. Gano'n po, di ba? Yung mga chismosa. Hindi mag-like sa mga post ninyo, pero babasahin yung mga comment ko. Ano yung negative na comment ay ilalike. Tapos sasangayin pa doon, tama sinabi mo. Kahit minsan eh, kunyari kaibigan mo. Ayun. Nakita ko po yung review, sabi, bakit yun to? Parang ano daw po, parang oyster mushroom daw po yung binenta, parang hindi naman penny ban. Sabi, yun po. Tapos mayroong nag-ano ng pera, hindi naman nagre-reply yung seller, pero nakapost pa rin yung ano niya, yung product niya. Meron pang dilata. Yan. Ito pa na-adjust, kung gusto niyo malaki distansya, yan. Kapag medyo malalaki iwan. Yun. Kaya bago po kayo magbibili, basahin po ninyo yung review, tapos yung conditions, pwede bang i-return, ano yung likes ninyo pag naloko kayo. Nako, nung nasa Pilipinas po ako, ah, may isang experience po. Nagpabili pa sa brother ko. Sa brother ko po sa bunso ng patid. Siyempre, tinatanong niya naman po sa akin, kuya, okay ba to? Sabi ko, oh, yung Chromecast, yung Google Chromecast. Ang ganda-ganda, mura ka ako. Mura naman, sabi ko, totoo ba yung mga 300 plus pesos lang? Nung dumating, hindi pala kas. Ang sarap ikas-kas sa mukha naman. AK po. Kas, ibang kas po, hindi po Google. Chromecast, apeki po kami. Pero sabi ko, sip-sip kaya ano, hindi na tayo mabili. Pag-uwi ko na lang dyan sa dadala ko, galing dito sa Queensland, bibili na talaga ako. Sige, alam po ninyo, sa panluloko po, palagay na natin kung sakaling gumaganda pamumuhay ninyo dahil sa panluloko ngayon, okay lang po yan. Pero ano po yung karma? Ang Panginoon nandiyan po. Alam niyo sa sarili niyo ng lolo kayo, siguradong sa dami niyo nang iniisip. O baka hindi na kayo naniniwala sa Panginoon. Baka isang araw naglalakon na lang kayo, mabagsakan sana kayo ng live boy. Hindi, hindi ko po pinapanalangin ganun. Panalangin po natin na ang Diyos lagi pong may ginagawa na para maturuan po ang bawat isa. Sakto lang po, ako po hindi ayaw maghalo, naka-plastika na. Pag nakakarma po ako na alam ko na hindi maganda, kasi may inisip ko may nagawa hindi maganda. Ito hala pang halong ka-plastika. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kasi nababawasan po yung guilt ko na may nagawa akong minsan sinasarili ko na lang na hindi maganda. Hindi naman po yung panluloko sa kapwa. Siyempre yung mga bagay na gagawa po tayo, nasabi tayong bigla, di ba? Na nadudulas tayo o na hindi naman sikreto na hindi naman dapat sabihin, hindi naman dapat pagtuunan ng pansin. Kaya sabi ko, naku, dapat hindi na ako nagsasalita. Kasi ako nagsasalita ka, lalo pag excited ka, may mga bagay na sasabi ka na hindi dapat sabihin. O kaya galit ka, pasabarang galit mo. Minsan hindi mo na binabase yung nangyari. At para lang masaktan yung taong nakaka-argumento mo, pati yung sikreto ng tao, sinasabi. Pero kung hindi, pag may sikreto po saan, kahit meron po nakaka-argumento, yun po hindi ko gawain. Kasi pag ako po, kilala po ako ng mga pinsan ko, ng mga kapatid ko, nung nagkakaroon po kami ng argumento, binabase ko po sa sitwasyon. Pag ano po, hindi nagkaintindihan, tatahimik na lang po ako. Kaya pag medyo marating sa aking mga karma, pinapapasalamat ko po sa Panginoon. Panginoon, salamat po kasi alam ko po matututo po ako dito. Nababawasan yung guilt ko, di ba? Pero sa mga tao walang konsensya, makapang isa lang ng kapwa,
kahit na magkalaglag yung postiso sa pakikipagdalahira na pakikipagchismisan kung saan saan, mapagtawa na lang yung kapwa, mga walang konsensya, yun. Yung mga taong ganun. Tingin tayo na sasabihin mo, no? Chismoso, chismoso ninyo. Yung mga taong ganun. Nakawala na mga sasabihin. Yung po yung di masaya sa buhay. Kala niyo magjojoro. Kasi kung masaya ka naman sa buhay, di ba? Kung laging may pagkain kayo sa bahay, may mga kaibigan ka na nakausap, puro kasayahan ang pinag-uusapan ninyo. Di ba? Hindi ba na kailangan mga kapitbahay at maging close mo ang kapitbahay kapag may chismisan lang? Alam niyo po, kapag ang isang tao nagkwento sa inyo na pinag-uusapan ng ibang tao, huwag pong nawag kayong magtitiwala. Kasi pwede pong gawin sa inyo yun. Oh, ito po yan. Naranasan ko na po yan. Pag may nagkwento sa, alam mo ba si ganito? Ganito pala yun ano? Biro mo no? Alam mo ba si Benson? Andiyan na. Galing Finland. Nakita mo ba? Oo, hindi nga pumuti. Ayun, itim-itim pa rin eh. Hindi siya mukhang mayaman. Bakit gano'n, ano? Pag nabag-blag siya, kala mo ano? Kala mo kaya bait-bait. Pero pag nakita mo, parang esnabero. Hindi pong din nyo naman nilapitan. Din nyo tinanong na hindi nila alam na sa malapitan, oh, doon nila nakikita lalo ang aura, oh. Napakalakas pa na ng dating. O, oh, di ba? Sayang ang panahon. Oh, sorry. Sorry. Medyo late na. Yan. Paano nilapitan ko? O, kung nakita nila ako sa malapitan, o, di. Napashock pa sila. Ako po hindi po tao na hindi po kagwapuhan sa camera. O, sa sarili ko na lang po, ah. Tayong mga chismis, mga buong buisit na mga chismoso-chismoso, ingatero-ingatero, mga negatibong mga na parang mga kore kung saan-saan natutubo niya. Okay ba? Ito po, pag naatay niyo po kasi personal dalawang bagay lang naman po eh ang mangyayari. Kung hindi niyo po ako iiwasan, lalapitan po ninyo ako. Siyempre, gano'n naman eh. Pero ibig sabihin ko po, pag nakita niyo po ako, baka matindi ang kapit ninyo sa bangling. O mandurugas pala ako. O kaya lapitan niyo ako, ganda lang po sabihin mo. Hoy kuya, teritoryo ko to. Doon ka. Masangit mga ngalangal ako. Dali, tapusin ko lang po ito. Sumasakit yung leg sa kaka. Yan po, maglinis ng kabuti. Malinis na malinis, makikita nyo po ang aking proseso. Ayoko po yung pwede na yan. Pibigyan nyo po laging tangal ang pinagagawa ninyo. Kung chismosa po talaga kayo, ayaw yung panindigan ng sarili kahit na masapo ka, madurog ang mga ngipin ninyo at pati ang mga bagang ninyo, panindigan ninyo. Hindi, joke lang. Ayan. Ito po muna natin at nakita ko. Naamoy ko na po yung kabote sa oven at yung soup. Naluluto na po. Gutom na rin po yung mga taga-relaxing film. Paano po? Maraming maraming salamat naman po sa inyo oras na hindi lang sa pinilang lukmay. Sana naman po eh, kahit paano ay napangiti ko po kayo o baka napautot ko din ko. Maraming maraming salamat na lang po sa inyo oras na ilan sa pinilakalakbay. Basta tandaan po natin, lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban up!